trapping. Hi guys, welcome to KEEMPOTZKIETV channel. For today, magluluto tayo ng pork sisig. Sizzling pork sisig. Simple lang ang mga kakakailanganin natin. Chopped pig ears o tenga ng baboy na napaka-crispy ko na. In-oven ko siya kaya mas crispy siya ngayon. Boiled chopped pig ears o tenga ng baboy na pinakuluan. Chopped pork and chicken liver mix. Depende sa inyo kung gusto nyo pa ng liver spread. Ako, inahalo ko yung pork and liver pati may liver spread para mas masarap. 5 pieces whole onions. Depende sa inyo kung gusto nyo mas marami. Chilli flakes. Nasa sa inyo rin kung gano'ng karami, kung gano'ng kaanghang gusto nyong maging sisig. Of course, butter para mamaya pag lulutuin na natin yung sisig. 1 lemon and 1 lime. Liempo or pork belly. 1 teaspoon salt and 1 teaspoon pepper. 1/2 cup seasoning soy sauce. Ito yung soy sauce na special, yung Savor. Eggs or toppings. Japanese mayo. Depende sa inyo kung anong mayo ang gusto nyong gamitin. Pero ako, pag magsisisig ako, laging Japanese mayo ang ginagamit ko para mas masarap. Okay, ready na tayo. Palambutin muna natin yung mga tenga ng baboy at yung lempo. Tapos timplahan din natin sila. Lagyan na lang natin ng bawang, sibuyas, dahon ng laurel, pamintang buo, salt, and then water. Start lang natin ng high heat hanggang sa lumambot na yung pinapalambot natin. Ayan, malambot na sila. Ready na. Ready na for chopping. Ngayon, chinachop-chop ko na, kinakat ko na isa-isa yung mga tenga. Maliliit lang yung pagka-cut nyo sa kanila. Wag niyo gagamitin shortcut like i-blender niyo, kasi pag blender niyo or food processor niyo, pangit yung kakalabasan, madudurog. Tapos yung ibang part ng liempo at saka yung tenga, binroil ko naman sila. So meron tayong boiled saka meron din broil. Okay, umpisahan natin. Pagkatapos mo chop-chop lahat ng mga kailanganin, pagsamasamahin na natin silang lahat sa malaking bowl. Yan. Yung tenga na boiled, tsaka yung tenga na broil or bake. Mas gusto kong yung dalawang tenga, binoboiled at tsaka binibake, para yung boiled na tenga, yun yung magiging parang chewiness pag habang kinakain mo. Tapos yung binake na tenga, yun yung magiging crispy, magpapa-crispy naman habang kumakain ka, naglalaban-laban sila sa loob ng bibig mo. Yung chewiness and crispiness. Pati yung liempo, nag-a-add na rin siya sa pagpasarap habang inunguya mo sila. Tapos wag mong kakalimutan yung liver. Yun ang pinaka-importante sa sisig. Pag nakalimutan mo yon, hindi na masarap ang sisig mo.
Of course, salt and pepper. Lime and lemon. Yan, ready na tayo sa soy sauce. Yung soy sauce, ito yung napaka-importante rin, yung sabor na soy sauce ang gagamitin mo, hindi yung ordinary soy sauce lang. Tapos pag na-mix mo na siya lahat, pag sumasamahin mo lang, and then pwede mong kamayin, pag mix mo siyang kamay or gamitin mo yung spatula. Pero ako, dahil nag-vlog ako, syempre hindi ko siya pwedeng kamayin. Pero minsan ginagamit ako ng gloves. Okay, ready na tayo magluto. Of course, yung butter. Kaya gantong pagsisizzling. Pagsisizzling ng sisig. Sana naaamoy nyo ito ngayon habang sinisizzling ko dahil sobrang bango. Ito ang isang most requested ng mga kaibigan ko at ng pamilya ko. Gusto nila halos linggo-linggo ko na gumagawa ng sisig. Madali lang siyang lutuin. Ang medyo mahirap lang yung mag-cut. Dahil kailangan mo i-cut lahat ng parts. Yung ibang tao, ang ginagamit nila sa sisig yung pig face. Pero walang pig face dito sa amin. Kaya ang ginamit ko, liempo at saka tenga. So, ayan. Pagka medyo luto na yung sisig mo at medyo nag-crispy na, i-add mo na yung egg. Coveran mo lang para maluto yung top ng egg. Yan. Ready na. Ready to eat na. Tara, kain na tayo. Yan na po ang finished product ng ating sizzling pork sisig. Napakasarap, napakabango. Salamat sa panonood, guys.